Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng batang Isabelenyo, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyon, Pilipino. Manigong bagong taon sa lahat! Masayang umpisahan ang bagong taon ng isa na namang bagong kaalaman. Sa mga nasa 10 taon, naway makinig at sigurado akong may mapupulot kayong aral sa aralin natin ngayon. Muli, ako ang inyong guro, Ginoong Lester Asuncion Agra. Nasa 2 markahan na tayo ng ating pag-aaral sa radyo. May iba't ibang akdang pampantikan tayong tinalakay noong nakaraang markahan. Ang mga ilan sa mga ito na pamilyar na sa inyong pandinig ay ang maikling kwento, dula, nobela at dula. Sa araling ito ay malalaman natin ang kaibahan ng mga akdang pampantikang tinatawag nating mitolohiya. Mailalahad din ang mga pangunahing paksa at ideya batay sa napakinggang usapin ng mga tauhan sa akda. Bilang isang mag-aaral, ikaw ba'y nakikinig ng mabuti sa iyong guro sa tuwing siya ay nagtuturo? Nauunawaan mo ba ang punto o ideya ng araling tinatalakay ng iyong guro? Ang tawag sa gawain ito ay pagtukoy sa paksa at ideya. Ang paksa ay ang sentro ng pinag-uusapan sa isang dialogo o usapin. Maaring makita natin ang paksa ng usapan sa unahan ng pahayag o kaya ay maaring sa hulihan. Maaari rin ito ay implied o nakatago kaya't nangangailangan ito ng masusing pagkilatis sa mga pahayag. Kapag nakuha mo na ang paksa, ay madali mo na lamang makuha kung ano ang ideya ng pinag-uusapan. Halika at sabay nating alamin at tukuyin ang paksa sa pamamagitan ng pagbabasa ng kwentong Sina Thor at Loki sa lupain ng mga higante na sinulat ni Snorri Sturluson at isinalin naman sa Pilipino ni Sheila C. Molina. Kilalanin natin ang mga tauhan. Ang mga diyos na sina Thor na diyos ng kulog at kidlat. Siya ang pinakamalakas sa mga diyos ng Aesir. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Loki. Kasama siya ni Thor sa paglalakbay. May kapilyuhan. Mayroon din silang kasamang higante na tinatawag nilang si Skimir. Ito ay naninirahan sa kakahuyan. Kasama niya ang isa pang higante na si Utgaro Loki, na hari ng mga higante, at sina Logi, Hugi, at Eli. Sila naman ay kabilang sakuta ni Utgaro Loki. Mayroon din silang makasamang tao na sina Thialbi at Rospka. Sila naman ang mga anak na lalaki at babae ng magsasaka. Simulan na natin ang pagbabasa. Umanap na rin ng merienda at makinig. Sina Thor at Loki sa lupain ng mga higante. Ni Snorri Sturluson na isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Thor, Diyos ng kulog at kidlat. Pinakamalakas sa mga diyos ng Aesir. Loki, kasama ni Thor sa paglalakbay, may kapilyuhan. Skimir, naninirahan sa kakahuyan. Utgalo Loki, hari ng mga higante. Logi, Hugi, at Eli, kabilang sakuta ni Utgaro Loki. Mga tao,
si Jafty at Robska, anak na lalaki at babae ng magsasaka. Napagpasyahan ni Thor at Loki nang maglakbay patungo sa Utgaro, lupain ng mga higante, ang kalaban ng mga Diyos. Kinakmagahan, sila ay naglakbay sakay ng karwahe na hinihila ng dalawang kambing. Nang abutan ng gabi sa paglalakbay, nagpahinga sila sa bahay ng isang magsasaka. Kinatay ni Thor ang dalang kambing at inilagay sa malaking kaldero. Iniluto at inihain ito sa hapunan. Inanyayahan ni Thor na sumalo sa kanila sa pagkain ang mag-anak na magsasaka. Ang anak na lalaki ng magsasaka ay nagngangalang Thrijafi. At Ruska naman ang anak na babae. Inutos ni Thor sa magsasaka na paghiwalayin ang buto ng kambing sa balat nito. Ngunit hindi sumunod ang anak na lalaki ni Thrijafi. Sa halip ay kinuha ang kanyang maso. Itinaas ito at binindatahan ang kambing. Tumayo ang mga kambing, ngunit ang isa ay bali ang paa sa likod. Napansin ito ni Thor. Nagalit ito ng gusto at nalulisik ang kanyang mga mata. Gayun na lamang ang takot ng buong pamilya. Halos magmakaawa sila kay Thor at sinabi handa nilang ibigay ang lahat. Nang makita ni Thor kung gaano natakot sa kanya ang mag-anak, naglubag din ang kanyang kalooban at hiningin kapalit ang mga anak nito. Kaya't sina Jafi at Ruska ay naging alipin niya pagkatapos. Ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy patungo sa silangang bahagi sa lupain ng mga higante. Naglakbay sila buong araw at nang abutan ng dilim, humanap sila ng matutuluyan. Doon nila nakita ang malaking pasilyo at nagpasyang manatili roon. Hating gabi na nang gulatin sila ng malakas na lindol. Umuuga ang buong paligid at pakiramdam nila ay nag-iba ang kanilang kinatatayuan. Nang siyasatin nila ang paligid ay nakakita sila ng isang silid. Natakot ang mga kasama ni Thor, kaya't binunot niya ang kanyang maso at humanda sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malakas na uhol. Kinaumagahan, nakita ni Thor sa labas ang isang higante. Natutulog ito at umuungol ng malakas. Akmang pupukpukin ni Thor ng kanyang maso ang higante nang bigla itong magising. Tinanong ni Thor ang pangalan ng higante. Siya raw si Skimir. Nakilala niya si Asathor. Tinanong ito kung inalis ba ni Thor ang kanyang guwantes. Noon, nalaman ni Thor na higante na pala ang kanilang tinutulugan at ang hintuturo nito ang inaakalang silid. Tinanong ni Skimir si Thor kung maaari siyang sumama sa kanilang paglalakbay. At ito ay pumayag naman. Nang buksan na ni Skimir ang baon niyang bag at humandang kumain ng almusal, wala ang baon ni Thor at ito ay nasa ibang lugar. Napagkasunduan nila na pagsamahin ang kanilang mga baon. Pumayag si Thor, kaya't pinagsama ni Skimir ang kanilang mga baon sa isang bag at binuhol ito. Sa kanilang paglalakbay, nauuna ang higante dahil sa malaki nitong hakbang. Sila ay nagpahinga sa isang matabay na puno. Napagod ang higante kaya't ito'y nakatulog agad
at napakalakas humilik. Kinuha ni Thor ang baon niyang bag at inalis ang buhol nito, ngunit hindi niya inalis kaya't uminit ang kanyang ulo. At agad kinuha ang kanyang maso at pinukpok sa ulo ang higante. Nagising si Skemir at inakalang may nalaglag na daon sa kanyang ulo. Tinanong ni Thor kung sila ay kumain na. Sinabi nitong tapos na. Nang handa ng matulog, lumapit sila ng isang puno. Hating gabi na nang marinig na naman ni Thor ang malakas na hilik ng higante. Nagising si Thor. Kinuha ang kanyang maso at muling pinukpok ang higante. Nagising ang higante at tinanong kung may akon ba na nahulog sa kanyang ulo. Anong nangyayari sa iyo, Thor? Sabi ng higante. Sinabi nitong siya ay naalimpungatan lamang at mahaba pa ang oras para matulog. Naisip niya na kapag pinukpok niya sa pangatlong beses si Skemir ay maaaring hindi na nito kayanin, kaya tinintay niya muling matulog ang higante. Kinabukasan, habang natutulog pa ang higante ay hinugot ni Thor ang maso sa ulo nito. Napatayo si Skemir, kinamot ang kanyang pisngi at nagwika. Kung may mga ibon ba sa itaas ng puno? Nang siya ay magising, tila may mga nahuhulog na daon sa kanyang ulo. Gising ka na ba, Thor? Wika niya. Oras na upang bumangon at magbihis. Malapit na kayo sa karean ni Utgaro. Narinig ko kayong nagbubulungan na ako ay walang kwentang higante. Kung makakarating kayo kay Utgardo, makikita niyo ang malaking tao roon. Bibigyan ko kayo ng mabuting payo. Huwag kayong magpapakita ng pagmamataas kay Utgardo Loki. Sabi pa nito. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Thor. Hanggang makita nila ang matibay na tangmulan, sinubok na buksan ni Thor ang tarangkahan, ngunit hindi niya mabuksan. Nakakita sila ng mataas na pader. Pinanhig yun at doon ay may daanan. Nakita nila ang malaking tao na nakaupo sa dalawang bangko. Sumunod na araw ay kaharap na nila ang hari na si Utgardo Loki. Nakilala niya si Thor ang mahusay na mandirigma. Ikaw ay malakas kaysa sa tingin ko lamang. Anong kakayahan na mahusay kayo ng inyong mga kasama? Hindi namin hinahayaan na manatili dito ang taong walang pinagmamalaki, wika nito. Sumagot si Loki, mayroon akong kakayahan na nais kong subukin. Walang sino man sa naririto ang bibihis o bibilis pa sa akin sa pagkain. Tinawag ni Utgardo Loki ang nakaupo sa dulong upuan na nagngangalang Loki. Inilagay sa gitna ng mesa ang mga hiniwang karne. Magkatapat sa dulo ng mesa, naupo ang dalawang magkatunggali. Kinain nila ng sobrang bilis ang karne. Buto na lamang ang naiwan sa parte ni Loki. Ngunit ni walang buto na tira sa parte ni Loki. Kaya't malinaw na natalo si Loki sa nasabing labanan. Sumunod na paliksaan naman ang pabilisan sa pagtakbo na nilahukan ng batang si Tiafi. Laban sa bata rin na si Hugi. Sa unang paglalaban, masyadong malayo ang agwat ni Hugi. Inulit ito ng 3 beses, ngunit hindi talaga maabutan ni Shaki si Hugi. Tinanong ni Utgardo Loki si Thor kung anong kakayahan naman ang ipapakita nito. Sinabi nitong gusto niyang subukin ang labanan sa pabilisan ng pag-inom. Kaya tinawag ni Utgardo Loki ang cupbearer na dala-dala ang tambuli. Na madalas inumin ng mga panauhi, isang mahusay na manginginig ang makakaubos nito sa isang lagukan. Ang iba ay kaya ito ng dalawa, ngunit kadalasan ay nauubos ito ng 3 lagukan. Sabi ng pinuno ng mga higante, hindi pinansin ni Thor ang sukat ng tambuli dahil siya ay uhaw na uhaw.
Nilagok niya ng malaki ang lalagyan ngunit hindi na siya makahinga kaya't nang tingnan ng lalagyan ay parang wala pa rin nabawas. Ganito rin ang nangyari sa ikalawang lagok. Sinabi ni Utgardo Loki, kailangan mong lagukin itong lahat sa pangatlong pagkakataon. Tingin ko ay hindi ka kasi lakas na inaasahan ko. Nagalit si Thor kaya't inihumaw alak gamit ang lahat ng lakas ngunit wala pa rin nabawas sa laman ng tambuli. Kaya't binitawan ito hanggang sa matapong lahat ng laman. Ipinakikita lamang na ang lakas mong taglay ay hindi kasing tindi tulad ng aming iniisip. Gusto mo ba bang subukin ang iba pang uri ng pakikipaglaban? Tanong ni Utgardo Loki. Anong labanan ang maimumungkahi mo? Sagot ni Thor. Isang laro na paborito ng kabataan dito. Buhati ng aking pusa mula sa lupa. Isang abuhing pusa ang lumundag sa lupa. Malaki ito, ngunit hinahawakan ni Thor ang palibot ng tiyan nito at sinubok na itaas gamit ang lahat ng lakas. Ngunit, paalamang ng pusa ang naiangat ni Thor. Tapos na ang labanan ito, ngunit sa aking inaasahan, walang labanan o laban si Thor sa aking malaking pusa. Ano pa kaya sa malalaking tao rito? Wika ni Utgardo Loki. Tawagin mo na, ako maliit kung gusto mo, pero tumawag ka ng sino mang makikipagpuno sa akin. Galit na ako ngayon, sabi ni Thor. Wala akong alam na gustong makipagpuno sa iyo. Pero hayaan mo tawagin ko ang aking kinalakihang ina, ang matandang si Ellie. Siya ang labanan mo ng wrestling. Marami na siyang pinatumbang mga lalaki na tulad mong malakas. Hindi na dapat pahabain pa ang kwento. Habang gamit ni Thor ang kanyang buong lakas, lalo lamang matatag ang matandang babae. Hanggang mawalan ng balanse si Thor, pumagit na si Utgardo Loki at sinabing itigil na ang labanan. Hindi na kailangan makapagbuno pa ni Thor kanino man sa tagapaglingkod. Malalim na noon ang gabi kaya't sinamahan sila ni Utgardo Loki kung saan sila makapagpapahinga at inasikaso ng maayos. Kinaumagahan, si Thor at ang kaniyang mga kasamahan ay nagbihis at humanda sa paglalakbay. Hinandugan sila ni Utgardo Loki ng masaganang agahan. Sa kanilang paghihiwalay, tinanong ni Utgardo Loki si Thor kung ano ang naisip nito sa kinalabasan ng kanilang paglalakbay at kung may nakilala ba itong lalaki na higit na malakas kaysa sa kanya. Sumagot si Thor na hindi niya may kakaila na nalagay siya sa kahihiyan sa kanilang pagtatakbo. At marahil inisip nito na siya ay walang halaga at hindi niya ito gusto. Sinabi ni Utgardo Loki, ngayong palabas ka na sa aking kuta ay pinagtatapat ko sa iyo ang katotohanan. Kung ako ay mabuhay at may kontrol sa mga nangyayari, hindi mo na kailangang bumalik pa rito muli. Sa aking salita, ni hindi ka makakapasok dito kung alam ko lang kung gaano ka kalakas. Munti ka nang magdulot ng kapahamakan sa aming lahat. Ngunit, nilinlang kita gamit ang aking mahika. Noong una tayong magkita sa kakahihuyan, agad kitang nilapitan at nantangkain mong paalisin ang pagkakatali ng bag. Hindi mo na ito nagawa dahil binuhol ko ito ng alambre. Pagkatapos noon, hinampas mo ako ng iyong maso ng tatlong ulit. Ang una ay mahina pero kung umabot ito sa akin ay patay na ako. Nang makita mo ang burol na tila upuan ng kabayo malapit sa aking puta kung saan naroon ang tatlong kwadradong tambak, ang isa ay napakalalim. Ito ang marka na iyong maso. Inilagay ko talaga ang burol na hugis kabayo sa harap ng iyong mga hampas, pero hindi mo ito nakita. Gayun din ang nangyari nang magkaroon ng paligsahan laban sa aking mga tagapaglingkod. Ang una, kinain ng mabilis ni Loki ang mga nahiwang karne. Sa sobrang kagutuman, pero ang laban niya kay Loki na tulad ng mapaminsalang apoy na kayang sunugin ang kakabuyan. At si Tiafi, na lumaban sa takbuhan na tinatawag naming Hugi, siya ay lumaban sa aking kaisipan. Walang makatatalo sa bilis ng kanyang kaisipan. At nung ikaw naman ay uminom mula sa tambuli, inakala mo na ikaw ay mabagal. Sa aking salita, anong himala na ang dulo ng tambuli ay nakakabit sa dagat pero hindi mo ito nakita?
Tingnan mo ang dagat, halos masaid ang tubig nito. Hindi rin ka manghamangha sa akin nang maiangat mo ang paa ng pusa sa lupa. Pero para sabihin ko sa'yo, ang totoo, ang lahat ng nakasaksi nito ay nahintakutan. Ang pusang iyon ay hindi totoong pusa kundi isang niyogaro. Isang ahas na ang haba ay sapat na upang yakapi ng langit, kamanghamanghari ng makipagbunuka ng matagal at napaluod ng isang tuhod. Lamang sa iyong pakikipaglaban kay Ellie na wala kahit sino mang makakagawa niyon. At ngayon, tayo ay naghihiwalay. Mas makabubuti para sa ating dalawa na tayo'y di na muling magkita. Ipagpapatuloy ko ang pagtatanggol sa aking kuta gamit ang aking mahika o ano bang paraan upang hindi manaigang yung kapangyarihan sa akin. Nang marinig ito ni Thor, kinuha niya ang kanyang maso upang ipukulong, ngunit wala na si Utgardo Loki. Sa kanilang paglingon, wala na rin ang kuta, kundi isang malawak lamang na kapatagan. Muli siyang lumisan at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay hanggang sa makabalik sa Trubangar ang mundo ng mga Diyos. Ngayon, oras na para subukin kung talagang naunawaan mo ang akdang iyong binasa. May mga ilang gawain na nakanda para sagutin mo. Dito natin masusukat kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa akdang binasa. Kilalani kung kaninong dialogo ang babanggitin ko. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, ano ang nangyayari sa iyo, Thor? Sa ikalawang bilang naman, tapos na ang labanang ito tulad ng aking inaasahan. Walang laban si Thor sa aking malaking pusa. Ano pa kaya sa malalaking tao rito? Sa ikatlong bilang naman, tawagin mo na akong maliit kung gusto mo, pero tumawag ka ng sino mang makikipagbuno sa akin. Galit na ako ngayon. Ikaapat na bilang ay, isang mahusay na mangiinom ang makauubos nito sa isang lagukan. Ang iba ay kaya ito ng dalawa, ngunit kadalasan ay nauubos ito ng tatlong lagukan. At ang huling bilang, ikaw ay malakas kaysa tingin ko lamang. Anong kakayahan na mahusay kayo ng iyong makasama? Hindi namin hinahayaan na manatili rito ang taong walang ipagmamalaki. Hayaan, nakilala ba ninyo ang mga tauhang tinutukoy sa mga dialogo? Sagutan natin ang tinutukoy na tauhan. Unang bilang, anong nangyayari sa iyo, Thor? Ang nagsasalita sa dialogo ay si Skimir. Tumungo naman tayo sa ikalawang bilang. Tapos na ang laban ng ito tulad ng aking inaasahan. Walang laban si Thor sa aking malaking pusa. Ano pa kaya sa malalaking tao rito? Ang tamang sagot ay si Utgardo Loki. Sa ikatlong bilang naman, tawagin mo akong maliit kung gusto mo, pero tumawag ka ng sino mang makikipagbuno sa akin. Galit na ako ngayon. Ang tamang sagot ay si Thor. Ikaapat na bilang ay isang mahusay na manginginom ang makauubos nito sa isang lagukan. Ang iba ay kaya ito ng dalawa, ngunit kadalasan ay nauubos ito ng tatlong lagukan. Ang nagsasalita ay ang pinuno ng mga higante. At ang huling bilang, ikaw ay malakas kaysa tingin ko lamang. Anong kakayahan na mahusay kayo ng iyong makasama? Hindi namin hinahayaan na manatili rito ang taong walang ipagmamalaki. At ang tamang sagot ay si Utgardo Loki. Hayaan, bilangin ang tamang sagot. Suriin naman natin ang pahayag na ito mula sa akda. Mayroon akong kakayahang nais kong subukin. Walang sino man sa naririto ang bibilis pa sa akin sa pagkain. Matatagpuan ito sa ating binasang akda. Ang paksa ng usapang ito ay tiwala sa sarili. Pansinin na ang sinabing ito ni Loki ay nagpapakita lamang na mayroon siyang sapat na tiwala sa sarili. Kinakailangan ito ng isang individual upang makaya niyang makipagsabayan sa lahat ng hamon sa buhay. Sa kabilang dako, hindi naman kaaya-aya kung ang tiwala sa sarili
ay magiging labis sapagkat maaring itong ikapahamak. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay laging masama. Ang aktang ating binasa ay tinatawag nating mitolohiya. Ang mitolohiya ay isang halos magkakabit-kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kwento o mito. Mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga diyos at nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Halimbawa na ang kung paano nagkaroon ng hangin o mga karagatan. May kaugnayan ang mitolohiya sa alamat at kwentong bayan. Ang isa sa mga sikat na mitolohiya ay ang mitolohiya ng mga Griyego o ang tinatawag na mitolohiyang Griyego. Ilan sa mga sikat na tauhan sa mitolohiya ng mga Griyego ay ang mga diyos na sina Zeus, Aphrodite, Athena at iba pa. Pamilyar ba kayo sa mga nabanggit na mga tauhan ng mitolohiya? Isa pa sa ating tinatalakay ay ang pangunahing paksa. Ito ay ang paksang tinatalakay sa buong babasahin. Bawat akda, kwento, tula, usapan ay naglalaman ng pangunahing paksa. Mahalagang alamin ang pangunahing paksa ng isang akda upang lubos ang iyong magiging pag-unawa. Tukuyin ang paksang pangungusap na maaaring mapagkukunan ninyo ng inyong pangunahing paksa. Isang aralin na naman ang ating natapos. Sa ngalan ng aming scriptwriter na si Lorena Vitelan at sa bumubuo ng radio-based instruction team ng Dibisyon ng Isabela, ako muli ang inyong guro, Ginoong Lester Agra. Laging tandaan, edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa kinabukasan. Paalam! Daluyan ng karunungan. Pandayan ng kahusayan. Pinayaman at saluhan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pang retorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Pilipino.